P1, Michael Balo, PO, PO2, Michael Balo, and PO1, Michael Alipio Balo, and PO1, Michael Tumas. Ayon sa salaysay nung asawa. Po. I'm sorry, Senator Manny. It's something that, so excuse Senator Manny. Procedural, this is a procedural matter, and also with respect to the matter that is at hand. Gusto ko lang hong maniguro na yung talagang decision nyo ngayon na hindi na lang kayo magpapa-assist ng isang abogado ay talagang decision nyo. Kusang loob nyo ho bang ginagawa yan? Kasi kanina ho, bago tayo nag-break, ay sabi nyo, gusto. O sabi nyo, meron kayong kamag-anak na abogado. Pero medyo mukhang nagkonsulta po kayo ngayon. So, gusto lang ho namin maniguro na voluntaryo po o kusang loob yung pag-waive nyo ng right to counsel. Voluntary po, Your Honor. Kayo po, PO2 Tomas. Voluntary, Your Honor. Okay. Please proceed. Thank you, Madam Chair. PO2 and PO1, Alipio and Michael, ang salaysay nung asawa nung biktima o namatay na si si JP, ang sabi niya nung ni-raid niyo raw siya sila sa bahay nila, wala kayong nakuhang druga o shabu nung time na yon. Totoo po ba ito? Hindi po sa loob ng bahay, sa labas po. Ah, sa labas ng bahay. Saan niyo po, saan po sa labas ng bahay niyo nakuha yung droga? Sa posisyon niya o hindi? Sa posisyon niya po. Sila po mag-ama sa posisyon. Ah, sa posisyon niya. Saan niyo po na nakuha? Sa bulsa niya? Sa waist, ano nila? Ah, sa may biwang, sa may hawak. Sa biwang, Your Honor. Okay. Kasi confusing lang yesterday, for the record, Madam Chair, na yesterday sinabi nung asawa ni JP na walang drugang nakuha sa kanila. So I just want to clarify na para hindi maging unfair. So yung mga tanong ko, at pagkatapos nyo po bang yan po ba ay nailagay nyo sa affidavit ninyo? Yes, Your Honor. Nakasubmit po na po ba kayo ng counter affidavit doon sa salaysay nung asawa ng biktima? Lahat po, meron na po. Okay. Balik po ako doon sa asawa ni JP. Ma'am, sinabi po nung ng mga pulis na may nakuha silang droga sa asawa ninyo at doon sa bina ninyo o papa ninyo, bakit nyo po nasabi kahapon na walang nakuhang droga? I'm sorry, you're questioning. Yes, okay. Po, questioning to Hara. Senator Manny, again, I'm sorry for interrupting. Concerned about the situation pertaining to the two policemen. Yes, they manifested that they are waiving the right to counsel. Gusto ko pong malaman muli, nung decision po na napag-waive nyo, meron ho bang isa pang abogado? Meron kayong sinangguning abogado para bigyan kayo ng payo tungkol sa pag-waive
ng right to counsel. Kanina ho kasi during the break may mga ilan-ilan po kayong kausap. Meron ho bang abogado dun sa mga kausap nyo? I want to be very sure about this thing because we do not want to be prejudicing certain personalities here or certain resource speakers. I also want to protect your rights. Because malinaw po yan na may karapatan kayo sa abogado. Pero pwede nyo ngang i-waive. Pero malinaw din po na kapag wini-waive, ang waiver is voluntary and with the assistance also of counsel. So, yung pag-waive nyo po, meron ho ba nag-advise na abogado? Meron ho bang abogado kanina nung kausap siya? Yes, Director General De La Rosa. Your Honor, my men are already confused. Can we have a 1 minute break, Your Honor? Okay, 1 minute suspension. Thank you, Your Honor. Hearing resumed. So ano ho pinag-usapan nyo before we decide on this? Meron na ho ba kayong abogado? Your Honor, kumonsulta lang po kami ng attorney, si Attorney Benedicto. Inano lang namin, tinuro lang niya sa amin kung ano yung mga rights namin po. Sino po si Attorney Benedicto? Are you part of the PNP? Mm-hmm. So, good morning, Your Honors. Can we have your full name? For the record, Attorney Benedicto Malcontento, Your Honor. And you are? I am a private practitioner? Yes, Your Honor. Not part of the PNP as an institution? Not part of the PNP as an institution. May we know why you are here? We are providing a free legal service, Your Honor, for the Philippine National Police, Your Honor, in a private capacity. You are a private lawyer but providing legal service to the PNP. Because we are sort of a quandary here, because remember these two policemen are already charged before the prosecutor's office by the PNP. The PNP is the complainant in that case, and therefore is rather questionable if he receives counsel from a lawyer
who is not exactly independent from the PNP as an institution. Tama ho? If I may allow to explain, Your Honor. Yes. In consistent with the instruction of this honorable chair, I just explained to them, Your Honor, the right to have a counsel and the right to remain silent, and that ends, Your Honor, because I'm not their private counsel. My opinion as a lawyer, as an officer of the court, ended there, Your Honor. Pardon? Ended there. So in the tender of the opinion as to the right to have a counsel of their own choice and to the right to remain silent. Thank you. So naintindihan niyo po yon? Yung advice sa inyo? Yes, Your Honor. Senator Mani. Thank you, Madam Chair. Baguhin ko na lang yung tanong doon sa asawa ni JP. Yung asawa niyo po, sinabi, kayo po ba nagtutulak din ng droga? Hindi po. Hindi niyo po naranasan na magbenta ng droga kahit once o... Hindi po. Ay, hindi niyo. Alam niyo po ba na ang pagbibenta ng droga ay bawal? Alam ko po. Hindi niyo po ba sinabihan siya ay yung asawa ninyo na bawal yan nung nalaman niyo na yan ang trabaho ng asawa niyo? Sabihan ko po, may tendency na po din na maghihiwalay po kami about doon sa pangyayaring po yun na nalaman ko po. Pero yun nga po, sinabi niya po sa akin, pansamantala. Hindi ito magtatagal. Hanggang ito na yung way na talagang magbabago na po siya. Na kaya, ano na po eh, kumbaga kinumbinsi ko na po siya lalo eh. Kasi may paraan na po ako, kumbaga may ano na po ako sa kanya, panakot. Na sinabi ko po sa kanya, lalaki ang anak mo, magbago ka na. Sabi ko nang ganun. Doon na po siya napaisip na, yun na po yung paraan niya na magbago. Kasi ang gusto po niya, makita niya anak niya. Lumaki ang anak niya. I'm sure naman po, before election pa, before May, nanonood kayo ng TV, di ba? Opo. Tama po ba? Opo. Okay, alam niyo po na kung si Presidente Digong ang maging manalo sa eleksyon, ayaw na ayaw niya yung droga. Opo, sinabi ko na rin po sa kanya yun. Okay. Pinaliwanag ko na po. At nangyari po ito pagkatapos na po ng eleksyon? Tapos na po yung eleksyon nun. Nangyari po yun. At may bagong halal na Pangulo? Opo. Tama po ba? Opo. Okay. Hindi po ba kayo natakot na sa matinding campaign ng PNP against illegal drugs, patuloy pa rin po yung asawa ninyo nagbibinta ng droga? Natakot po. Eh, ang ginawa ko po noon, yung time na yun, kahit 5.5 po yung chan ko, kasi alam ko, ramdam ko po eh, ito na lang yung way ko para magbago siya eh. Nagpa-check up ako, sinabi nga sa doktor na lalaking anak ko, sabi ko sa kanya, may magkakaroon ko ng lalaking anak. Sabi ko, kailangan mo na magbago para makita mo siya paglaki. Kasi ayoko lumaki yung mga anak mo na malalaman nila na ganyan ang trabaho mo, lalo yung isang babae ko po. Okay, anyway, may kaso naman yan. Ongoing naman yung kaso. Sabi nga nung dalawang pulis na nandito, sa salaysay nila, tiwala naman tayo sa ating mga hurado para desisyonan yung kaso ninyo. Dahil lang sa salaysay ng mga pulis, may droga silang nahuli. At ang salaysay ninyo ay walang nakuhang droga sa posisyon nila. Ayon sa pagkakaalam mo, pero ayon sa pulis, may nakuha silang droga doon sa posisyon ng asawa at father-in-law ninyo. At inamin nyo rin, for the record, Madam Chair, inamin nyo rin na talagang nagtutulak ng droga ang iyong asawa at father-in-law.
At yun ang at hindi lang nagtutulak ng droga at gumagamit pa ng droga. So yan lang muna ang katanungan ko para sa inyo at gusto kong tanungin din yung isa kahapon yung si ano po tanungin ko yung si Mary Rose ba yun yung sa Madam Chair yung sa yes Mary Rose nandito rin siya. Where is Mary Rose? Mary Rose excuse me Senator Man, I'm just gonna remind her nasa the same oath pa ho yung pagtestigo nyo ngayon with the assistance of counsel. Please proceed, Senator Man. Okay, maraming salamat, Madam Chair. Mary Rose, ayon sa salaysay ninyo, na alam ninyo na nagtutulak yung magulang ninyo ng droga, tama po ba ito? Opo. Pakilapit lang po ng mic sa... Opo. At nung nalaman nyo, ilan po ba kayo magkakapatid? Lima po. Lima. Nung nalaman nyo na nagtutulak ng droga ang magulang ninyo, alam po ba ng mga kapatid nyo ito? Opo. Alam na mga kapatid ninyo? Opo. Ilang taon na po ba yung mga kapatid ninyo? Yung sumunod po sa akin, nasa 20 na po. Tapos yung pangatlo, 18. 18? Opo. Tapos yung isa po, yung pang-apat, 13. Tapos yung bunso, 7 taon. So alam na nila yung pinagbabawal na gamot. Alam na nila yung droga? Hindi po nila alam yun, pero alam po nila nagbebenta sila papa nun. Okay. Nung nalaman mo na nagbibinta ng droga ang mga magulang mo, hindi mo ba sinabihan na yan ay bawal? Sinabihan ko po na mabawal yan kaso gusto na po nilang kumalas dun sa kama na hindi madaling kumalas kasi pag kumalas na po sila papatayin sila kasi marami silang alam. Okay, for the record, Madam Chair, tama po ba na sinabi niyo na nangyari ito bago ang Duterte administration? Opo. Tama po ba? Opo. Okay. Nung umupo si Duterte at nanalo siya sa election, hindi niyo po ba sinabihan yung magulang ninyo na itigil na yan dahil matindi ang kampanya laban sa illegal na droga? Titigil na nga po sila noon, last na nga po yun. Hindi na nga po. Hindi na nga po sila makawala sa pagbebenta na yun eh, kasi pinabantaan na po sila. Na pag kumalas po sila sa grupo, baka daw po ikanta nila yung mga pulis na yun. Mary Rose, alam ba ng mga pulis na alam ng mga kapatid mo rin na magulang mo ay alam nila na ang mga magulang mo ay nagbibinta ng droga? Ano po? Alam ba ng mga pulis na alam din ng mga kapatid mo yung mga transaksyon nila? Hindi po. Senator Manny, that should be your last question. Yeah, time is up. Malapit Thank na po. You. Mga dalawang Thank tanong na lang po. Okay. Gusto ko pong linawin na yung tatay mo at yung mami mo, wala bang sinabi sa'yo bago sila umalis ng bahay? Meron po. Anong sinabi sa iyo? Na magre-remit na nga po sila, last na po yung araw na yon kasi magbabalik maneho na po si Papa, natatakot na sila, baka mapatay sila. Okay, maraming salamat po kasi wala na akong time. May dalawa lang po, may isang katanungan lang po ako para sa mga pulis sa PNP, Madam Chair. Last na lang, to our active, no, na CMP, CPNP, General De La Rosa, doon sa mga
tinatawag natin ng mga surrendere nung in-announce yung mga pangalan nila. Sa libo-libo yun, libo-libo, ang dami, thousands na mga surrendere. Yung iba, kung hindi pa pinangalanan yung mga pangalan, ay hindi mag-surrender. Hindi mag-surrender kung hindi i-announce sa TV, i-broadcast sa TV yung mga pangalan nila. Ang tagal pa nila nag-surrender. So, ang tanong ko lang, may kaso na po ba sila? Nakasuhan po ba sila? Oh, yung iba, Your Honor, yung ating case build up against them are still ongoing. Yung iba naman ay nakasuhan na po. Like yung isang drug lord na nag-surrender from yung Namberto from Cebu, yung si Fran Sabalones, at yung mayor ng Albuera Leyte na si Mayor Espinosa, nakasuhan na po. Illegal possession of firearms at saka yung illegal possession of firearms and explosives at saka yung illegal drugs. Pati po si Espinosa? Yes, Your Honor. Hinihintayin lang po yung warrant maglabas. Then, isa-serve na po namin. Okay, ang sabi kasi nung, ang tandingin ko kasi dito, pag dumami na po yung, sa dami ng mga sumuko, pag walang makasuhan, baka mag sumabog at hindi na natin makayan yung mga issue na yan. Good thing na narinig ko na may mga kaso na sila. Anyway, marami pang magtatanong, General, no? Lahat ng kampanya about sa drugs, nandito lang kami sa likod, nakasuporta sa mabuting adhikain para sa kapayapaan ng ating bansa, para sa katahimikan na tayo mamuhay dito sa sarili nating bansa na may matiwasay at yung confident ka na mamuhay dito sa bansa natin, wala kang takot, maglakad-lakad dyan sa kalsada. Na may pagkakaisa, walang krimen na nangyari. Gusto po natin yan na mangyari. So, suportado po namin kayo sa inyong advocacy na pagsukpo sa droga sa pinagbabawal na gamot. Maraming